Bido, Pitulfo. Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod. Totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido, Pitulfo, Pitulfo. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Ito, may panibagong information tayo tungkol doon partner doon sa, alam mo yung partner, yung peryahan ng bayan diyan sa may matindi to, ha? Cavite. Oh, okay. Cavite naman, hindi Laguna to, partner. Ay, so ibig partner. Sabihin, ang network pala nito, napakalawak. Okay. Southern Tagalog, partner. Oh, okay. Alam mo, partner, sabi nung source ko, yung dati raw may hawak ng peryahan ng bayan dyan sa may Cavite, partner. Oh. Itong nagangalang John Yap sa kaisang Moriones, bumitiw na. Huh? Bumitiw. Alam mo kung bakit? Oh, bakit? Partner? Kasi may kakompetensya doon ng mga police, partner. Yung mga police, partner, na gano'n, nagbubukis. Alam mo, partner, sabi partner, ayoko lang pangalanan yung mga nagsasabi na yan. Ah. Alam mo kaya na-promote si Colonel Maranan magmula sa light colonel, naging colonel for na siya yung partner. Si Colonel Maranan ay yan ay isa sa mga protector ng ano yung wedding. Wedding? Wedding operator, partner. Bakit pati peryano ba? So may kakumpetensya yung kanyang pinoprotektahan. Oh. Ay ang tila, ang istorya, yung pinag-minasakir nila along Quezon Highway, somewhere in Gumaca, between Gumaca, Quezon, and Atimuna. Yes. Kalaban yun sa negosyo partner. Negosyo. Wow. So ngayon tingnan mo, nung na-promote siya, bigla na naman yumabong yung... Wedding? Yung, hindi yun, wedding partner. Ito, peryano ba yan? Ito, si... Iliba nila yung pangalan, partner. Oh, kasi nga, so, partner. So ito, makahaka-haka ng bayan. Oh, partner, ito nga, partner. Eh, sabi sa akin, nung ating partner informant, Bossing, yung binabanatan nyo na si John Yap sa si Mariones, na pera siyang bumitiw sa operasyon doon ng peryahan ng bayan sa Cavite. Okay. Sige ko, bakit? Yun niya, exactly my point. Why? Oh. Kasi boss, di umano, sabi nitong mga tao niya, lugi daw sila kasi ang kakompetensya nila partner, mga polis na tawakan. ilang member ng PNP sa Cavite, di umano partner, eh nakikipag-competensya dito sa illegal na ito, nagbubukis na rin. Take note, partner, ha? According to our informant, mga polis. Hindi naman nanalo kasi hulihin ka niyan eh. Tama. Okay, so bumitaw na yan. Yan dalawa na yan. Itong si John Yap at si Morones. Pero partner, meron daw bagong bangka ang wedding peryahan ng bayan dyan sa ano, Cavite, partner. So, wedding din to, partner? Yes, peryahan ng bayan, of course, the mechanics is the same as as the wedding. Pareho lang, yung binobola. Alright. Pero illegal. Alright. Eh, pero question mark yung partner, ha? Is peryahan ng bayan legal or illegal? Alright. Okay, anyway, eto na. Isang nagangalang Art Marasigan ang pumalit daw dito, partner. Marilan dyan sa Quezon. Partner, isa dun sa lumutang na pangalan ay Marasigan. Marasigan. Na di umano ay pinoprotektahan ng grupo ni Colonel Maranan. Hala. At that time, siya ay isang major o kapitano. Oh. Ito, partner. Colonel. Baka ito to. Lumutang na naman yung pangalan. Ito, di umano, ha? Di umano. Taga Quezon yan, partner. Okay. This guy, Art Marasigan, is from, according to our sources, a partner, galing daw yan ng ano, ng brother from Santo Tomas, Batangas. And, ito raw ay tao nung dating gobernador ng Batangas na konektado sa wedding, si Arman Sanchez, partner. Alam mo naman, partner. Galing talaga, no, ha? It is an open secret that Sanchez, the former governor of Batangas, si wedding lord yun, eh. Tama. Diba, wedding lord yan. Hindi naman niya dinideny yun. He's not denying that. He's not denying diba? That. Anyway, itong... Buhay pa ba si Mayor Sanchez, partner? Si Arman Sanchez, patay na. Alam ko, sakit. Getting he died of... Okay, so ano siya? Doon sa mga station, konting extension lang, DCME. Maganda ito, expose namin dito. Kung matatandaan nyo, si Arman Sanchez, partner, siya yung gobernador ng Batangas na sinunog yung hammer, partner.
Ay, siya yun. Tatanda mo yun. Kaya sabi yung partner, si Mayor yun, Kalawan. Rapist naman yung partner. Si dating Batangas Governor Arman Sanchez partner. Na, siya yung natanda yung partner, controversial, kasi partner, naka-hammer siya at siya buti yung hammer niya bulletproof. Kasi partner, tinaniman ng bomba yung... Buhay siya. Yung buhay because siya. Naka-bulletproof yung hammer niya. Big time. H2. Oo. Okay. Anyway, ito raw si Art Marasiga na diumano ay dating bata nga ni ano ni dating Batangas Governor Arman Sanchez partner. Ay siya nang nag-take over ng operasyon daw ng Perehan ng Bayan o Weteng diyan daw sa Cavite. Hindi naman katakataka yung partner. Master nila yung mechanics nito. Exactly. Akala mo, akala siguro ng mga Caviteño na hindi pumapayag sa operasyon ng mga bagay ng partner, tapos na. Wala. Nagpalit lang ho. Teka partner, may isang tanong lang. Bakit mahina yata yung PCSO in running after this kind of... Di ba partner, wala ka partner. Alam mo, in-expose ko yan. Meron nagpadala sa akin ng video kung saan si PCSO Chairman Garma. Sinagot niya yung tanong, isperyahan ng bayan legal or illegal? Ang sagot ni Garma, walang permit sa amin yan. Illegal siya. Illegal. Pero, kaya nga question mark eh. Okay. Kasi it was legal before and then pinatigil na operasyon. Ang ginawa partner, itong paborito mo, yung best friend, yung ano, yung... sino ba yun direct? Yung binabanatan ko na nagpapatakbo ng Perehan ng Bayan na konektado sa PCSO. Watch. Ha? Si Chito Manyalak. Oo, nasa na siya ngayon. Si Chito Manyalak, the group of Chito Manyalak partner decided to go to the Court of Appeals to get a TRO, Temporary Restraining Order, thereby partner continuing their operation. Pero sinabi nga ni PCSO doon sa video na pinakita ko, pinay ko rito sa programa natin, sabi ni PCSO Chairman Garma, walang permiso ng board yan yung Perehan ng Bayan para mag-operate. Kaya lang they're operating because they have a TRO. Na ang area of operation niya, Laguna. Marami. Yung mga lugar na merong prangkisa, Laguna, okay. Cavite, alright, the Quezon. Okay, so, sa makuha na naman ang buong Pilipinas. So kaya sabi ng partner, ano yan eh? It's a matter of interpretation. Okay? Sinasabi kasi ni Garma, sa amin wala. Mm-hmm. Diba? Wala kaming resolusyon for the continuing operation or for the continuous operation of the game franchise. Kasi kinakailangan mo ng prangkisa para makapag-operate ka. Okay. Ang ginawa nga, ginamit yung ano, yung korte. Naglabas si korte ng TRO ngayon. Kaya lang tanong ko nga sa mga magagaling na mga legal minds, legal luminaries. Yung bang TRO is enough upang ma-supersede yung authority ni ano ni PCSO partner? Hindi ko alam. Napakaganda talong yun, partner. May power yung PCSO. Sa kanila yun eh. Sa kanila yun. Diba, domain nila yun. Domain. Diba so? So is it enough? Tingnan muna, partner. Ano ito? Supreme Court na nag-issue, partner? Court of Appeals, partner. Court of Appeals. Ina-issuehan ng TRO? TRO? Di dapat question, partner. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi nila domain yun eh. Kaya nga. It's the domain of PCSO. Kaya nga. Diba? Kaya nga sabi ko. Kumbaga sa ano, isang makina, hindi mo pwedeng alisin yung starter. Exactly. Eh? Bakit mo alisin yung starter? Hindi na under yun. Kaya nga, Tito. Kaya nga. Kaya nga yung ma-under yun kasi... Alam ko na yan. Partner. Kaya nga Tito Isguera, kaya nga sabi ko, tayong dalawa partner, nakaintindi tayo ng batas, pero we are not lawyers by any lawyers. Means. Yeah. All right? Kaya nga sabi natin, kaya sabi ko, legal luminaries yung mga matatalino dyan, magagaling sa batas. Educate us. Turuan nyo kami Tito Isguera. Legal ba yun? Hindi po pa yung PCSO, walang resolution. But yung nagpapatakbo ng Perehan ng Bayan, si Chito Manyalak, nagpunta partner ng COA. Uh-huh. Court of Appeals at nakuha ng TRO. Thereby, superseding the authority of PCSO. Pa rin, partner. Malaking tanong pa rin. Kaya nga, partner. Bakit hindi sumasagot yung legal department ng PCSO? Kaya nga. Diba? Anyway. Yun yung sinasaklaw nung salita mong legal luminaries. Legal luminaries. So, isa doon ay...
Inaawat na tayo. Akala ko may nagpatay ng lamok eh. Ang mamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.